Good morning, good morning, good morning, Canada. At magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Muli, nais namin ihandog sa inyo ang araw na ito, yung paglilingkod sa Diyos. And we are Jesus Workforce of Church of God members here in Toronto, Canada. Number 14, Mackenna Crescent, M1J1P9. So, ahead of time, I would just like to say thank you for all those viewers on our live broadcast and those who are sending messages. And thank you for all your cares and progressive response. Your responses will help us also to do good things and well doing, of course, and helping also though we are apart for many miles, but there is no distance in prayer. So that's the only thing that we have, and we could able to do service also for those people who are in need of prayers. But as I have said, it is more closer for you to go direct to God when you know what to do. But if not, it's good also to ask some ministers or laymen or someone who really read the Bible and do have understanding. Because God is a judge. The judge of our heart. Okay, so he judges our heart. He can read our mind. But nevertheless, we have our free will. That's the thing that we have, the free will. So for this morning, we would like to serve you the word family love worship. Dated September 17, and it's so swift, it's so quick that we already arrived September. And by next year, October, then November, December. Oh, so that is so quick. Well, this morning, we always do our headline as a, or a head verse from John 4:24. A lot of people ask why I started like this. I started this verse to give you some heads up that God is a spirit. For there are a lot of people, billions, think that God is tangible, that God just can be displayed the places you want to. But it's not, because God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And in truth there is respect, and in truth there is loyalty, and in truth there is honesty. Anything that is in truth, you have respect. The respect that is for God. That is the thing that Jesus said, give what is to Caesar and give also what is to God. But the question there is about taxes. So if you do work, you pay the government as tax. That's why here in Canada we pay 13%. But God, we don't have taxes to God. What we have is respect. Paying taxes to the government is our respect. And doing worship to God is our respect. So that categorical thing makes a difference. Because God doesn't need our money.
He gives everything. What he needs is respect. That's why I said, respect all men. So ngayon, sa Tagalog, ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, kung ang Diyos po hindi Espiritu, naisulat ko na yan, na magagaya ka sa Diyos mo hindi Espiritu. Namaytay nga na hindi makarinig, may mata na hindi makakita, may bibig na hindi makasalita, may paa na hindi makalakad. So, doon sa nag-react doon, sabi ko, hindi ko gawa yan, basahin mo na lang. Nabasa ko nga ako, pastor eh. Sabi ko, mayroon kang tanong doon? Wala po, kaya lang, parang mahirap tanggapin. So, hindi ko na bahagi yun ang pagtanggap, kundi ikaw mismo. Dahil ako man din galing dyan, natanggap ko. So, basahin natin uli ito, ha? For the sake doon sa nagtanong. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga, hindi lang isa, mga, sa Kanya'y nagsisisamba, ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po yung requirements ng nakatira doon sa langit. Nung nasa langit, o sabi ni Kristo, ganito nga kayo manalangin, Ama namin nasa langit. Ama namin nasa langit. Oh. Eh doon sa nagtanong sa akin, Pastor, okay lang ba sa iyo? Sabi ko, ano yung okay lang ba sa iyo? Yung magsabi ng happy birthday to heaven? Sabi ko, basahin mo 3:13 ng Juan. Wala kang umakyat sa langit eh, maliban sa bumaba. Wala kang umakyat sa langit, maliban sa bumaba. Kaya mo sabihin. Kaya sabi ko, hindi yan biblical. Gawa-gawa ng tao yan, Marcos 7:7. Ngayon, sabihin mong kung nagkamali ka, Matthew 22:29. Yan yung dahilan bakit ka nagkamali. Sa hindi mo pagbabasa ng mga nakasulat. Eh ngayon, tanong mo uli, bakit kailangan basahin? Sabi ko, sige, pag ikaw pa na nagbabayad, pag bumibili ka, hindi mo binabasa kung magkanugal mo yung pera mo. Binabasa, that's it. Oo. Bakit mo basahin? O, pag ikaw bumibili, binabasa mo value ng pera mo, ay piso yan, ay kulang kasi 5 ang bayad. Ay 10 ito, kulang kasi mabayaran ko 100. Kailangan basahin? Kaya nga, kailangan para hindi ka magkakamali. By the 2:29. Kasi yung binabasa mo, kahit pera yan, may kapangyarihan yan. Siya ang magsasabi na kulang yung bayad mo, siya ang magsasabi na sobrang bayad mo. Hindi ba kapangyarihan yan? Kaya nga sa 22:29, nagkakamali kayo dahil hindi nyo sa pagkakaalam kung anong nakasulat. Kahit bulag ka, alam nila kung 100 yan, 20 yan. They can let their fingers read, and that is the gift of God. So, yan ang sinasabi kong respeto. Kaya nga kung ang Diyos mo hindi Espiritu, kulang ka talaga sa respeto sa Diyos. Mayroon kang respeto sa tao, pero hindi sa Kanya. Eh sabi mo sa akin, may respeto naman ako sa mga magulang ko. Tama-tama yan. Kasi sabi ng Diyos, igalang mo ang ibang magulang. Pero siya kaya, ginagalang mo. So yan yung tanong dyan. Ang Diyos ay Espiritu. At sa mga sa Kanya ay nagsisamba, ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. May katotohanan ba sa iyo? Kaya nga, masakit sa tayo nga mo ito dahil wala ang katotohanan sa iyo. Wala ang katotohanan sa pagsamba mo sa Diyos. Marcos 7:7. Dahil, ano sabi ito? You worship in vain. For you worship and follow the doctrines of men, the commandments of men. So yan ang mahirap tanggapin. So sa Ilocano, salamat din po doon sa mga dating mga kaibigan 30 years ago. At ang buhay. Yung mga kasama na nakita nilang ako ay tumutugtog. Nakasama ko rin sa, siyempre, pag yung kinukubid ka sa pistahan, tumutugtog ka, siyempre binabayaran ka. Okay? Di ba? Maraming salamat sa inyo.
sa mga kunta-kunta. Yeah. Purihin ang Diyos. Mga matatanda na rin tayo. Di ba? So at least, binigyan tayo ng buhay ng Diyos na mahaba. Ng mga paralag family. Diyan sa Isabela. Oh bro, ganun lang talaga buhay. Diba? Salamat sa bigyan ng pagkakataon. Kumusta sa mga mababait na mga paralag diyan sa kawaya? Mababait na mga lahi yan. So, ke, ti Diyos ti Espiritu, ngarod, dagiti, agendayo, kimwana, masapro nga, agendayo, dati Espiritu, kikirapod no. So, yun na naman ang gusto ng Diyos eh. Hindi niya gusto yung pera mo, kasi siya nagbibigay. Hindi niya gusto yung ano-ano meron ka, because you're not able to enrich God. Kanya yung lahat yun eh. E, pwede mo ba siya i-bribe dyan? No, hindi. Hindi. Pwede mo pakita, Lord, ang galing-galing ko. Ibigay ko sa'yo yung talino ko. Ihanggo ko sa'yo. Sigurado ka. Igaling naman sa kanya yan. Bukod lang kung galing yung talino mo, kung galing kay demonyo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 4. Kasi kaya niya ibigay yun. So ngayon, sa Bisaya, ang Diyos Espiritu, ha? Kung Bisaya ka, intindihin mo ito, ang Diyos Espiritu, huwag kadtong magsimba ka niya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu o sa kamakuran. Kaya kung sinasamba mo ay hindi sa paparaan ng Espiritu at kamakuran, paguna-una. Dili magkapugso sa Ginoo. Pero ayaw ko sa pugsa na at ko kasi iyahas sa langit. Kasi, wala ko na pinugsa na eh. Kaya nga, we need to train ourselves dito sa training ground. So from here, we would like to invite you to sing with us na this word, there's a space in every living heart. A space in your heart, kasi ang tunog kasi yung tunog pang dibdib mo, hindi pa lang, boom, boom. Mayroong space yun. Isip natin may space din. Ngayon, ang tanong, saan mo ba inilagay yung mga spaces na yan? Sa lahat ng ba para sa iyo? O mayroon na rin dapat pagbibigyan? Maaring space natin, binibigay natin sa pamilya natin. Space natin, binibigay natin sa employer natin. Space natin, ibigay natin sa pagtulog. Space natin, ibigay natin sa hygiene. Space natin, ibigay sa pagluto. Space natin sa, okay, lahat ng space sa atin. So that's the thing na mabigyan natin ng pagkakataon. How do you give in a space to God? The real God. Hindi yung Diyos na dinatnan mo lang na kung saan naniniwala ka na tama kahit hindi ka nagsusulit. So, muli, dito, titignan natin kung how can we able to face our eyes. So, sa mga nandito, abit tayo, at tantahin natin ito. There's a voice
that take us through the pain. There's an ember ready for the flame. There's an we will sing the song, I Worship You. Thank you.
Singing, I
Beautiful opportunity and privilege that we can able to sing to you, that we can able to utter words, the singing I love you. And we are hoping, O Lord, that in your presence we can able to serve you truly with honesty in our heart. There is nothing that we can hide from you. For everything you will see, everything you know from us. So this morning, O Lord, we just want to ask you a favor wherein we need to forgive us for the iniquities that we have committed against you, the trespasses that we have committed through our thoughts, through our words, or through our actions, intentionally or without notice. There is always a mistake. And because of your word, we know that you have made us a weaker component than the angels. And for that cause, we need dependence on you. That's why we always ask thanks from you. And for this moment like this, we ask your Holy Presence, your Holy Spirit, to guide us, to give us wisdom and knowledge in order for us to embrace the truth, in order for us to acknowledge the truth, and in order for us to know you more. We thank you, Father, for this time, for this opportunity that we can able to serve you. And we give you all the precious belongs to you. Give us peace today in hearing your word, and give us comfort. We ask all those things. In Jesus' name we pray, we say. Amen. Shall we give a clap of praise to the Lord? Clap of praise, and please sit down. So at this moment, we will be doing a continuation of our lesson last night. But first and foremost, I will give you some recap.
that we discussed regarding the secret place. So we have always our secret place. Don't tell me that you don't have it. So mayroon kang mga private places sa puso mo, sa isip mo. Mayroon kang mga bagay na tinatago mo na alam mo ito na nakakaalam. No, God knows. But sabi ko nga, pinapayagan niya tayo gumawa ng gusto natin dito sa mundo. Pinapayagan niya tayo. Kasi nga, may will tayo, may free will, yan yung binigay niya. But it doesn't mean na walang hangganan yan. There is always an end. Siya lang yung walang hanggan. Siya yung walang beginning, siya yung walang katapusan. Pero tayo, we have a limited time. So, we have discussed last time, and we are talking about the seven spirits of God. So, we are talking about the seven spirits of God. Kasi nga, kung basahin mo ito, may pitong mata at may pitong sungay. Yan yung lamb. Kaya kung isipin mo na ito, ibigyan mo ng isip, ito palang itsura ni Kristo. No. Because ang Biblia speaks something like a deeper wisdom that we need to ask God. So, for this reason, I would like to remind you that we have already talked up the number one and number two spirit. So we are talking now, we'll be discussing regarding the spirit number three. Kung ano yun. So if you were not able to attend or you were not able to hear the word of the broadcast, so you may able also to watch it again at Facebook. And I have not able to post it on YouTube last Sunday, maybe today. I will be doing this day and the last Sunday. But I was able to post last Friday and last week Friday and the other Friday. I was able to post it. So here, the number three out of seven, the Spirit of God. So, I would like you to present something about this old dance. That wisdom is a gift from God. So, this is where I'm going to start. There is an old hand. It's either a woman or a man. But let me tell you that in the Bible, it discusses first about the man. Kaya kung bakit mo tinanong yan, kasi mo si Kristo nagpakain ng 5,000, ang binilang doon yung mga lalaki lang, hindi binilang yung mga babae, mga bata. Now, further and further study, ang pinakahalaga ng husto sa Biblia ay ang mga lalaki. Ngayon, kung bakit, di ba ang babae hinubod sa tadyang ng lalaki? So, from there, kung gusto mong ituloy ang aral, kasi hindi yun ang aral natin, binigyan ko lang kayo ng daan para kung paano magsuri. So, yun. So, sa parte na ito, I will bring you the English Bible. What the English Bible says. Okay, what the English Bible says. So, English Bible na babasahin natin. So, we're going to read. So it will do respect regarding the spirit of understanding. So when we say the spirit of understanding, so we are talking about spiritual things. Hindi yung understanding mo sa trabaho mo, understanding mo sa pagluluto, understanding mo sa eskwelahan, no? We're not talking like that. But it is regarding the words of God. Spiritual truths. So, kung ikumpara mo ito sa alam mo sa laman, nagkakamali ka. Because I'm not talking about you. I am talking about God. I am talking about His Word. I am talking about heaven. The heavenly things that
I am aiming for, and everyone's aiming for that peace, and for that love, and for that eternal life. In Proverbs 4:5, it says, get wisdom, get understanding, forget it not. By the way, I'm using King James Version. Neither decline from my words, from the words of my mouth, I should say. Get wisdom in accordance to the book of King James Version, Proverbs chapter 4, verse 1. Kaya may nakita dyan na bumubuklat na Biblia, nagtanong sa akin, Pastor, paano mo ginawa yan? Nandyan na yan sa Google. Hanapin mo na lang. So, ngayon, kung kasi ganyan din ako sa iyo noon na walang alam sa hindi naman kasi ako talaga nag-aral ng computer. I was just given a privilege when I was working with good company also na nabigyan ako ng pagkakataon na may mga tao ko nakasamahan na mga computer literate. So, in exchange, pati ngayon boss ko, si Magang Parinta na dyan yan, si Bumulan, sabay kami nag-aral doon sa mga kasama namin sa trabaho, ilibigyan namin sila ng overtime, tsaka libre hapunan, para turuan lang kami. So yun. So, salamat din sa buhay nila, ng mga nagturo sa amin. Hindi mga basic hanggang sa nag-explore hanggang sa totoo. So, from here, get wisdom, get understanding. Utos ko yan. Pero nasa sila kung ayaw ko kasi ikong aanuhin ko naman yan. Sinabi ko rin yan noon, pero hindi. Kasi nung bata pa ako, sabi ko, ano yun yung Biblia? Kasi mayroon na kami Biblia noon sa ano, andun na, nakapatong. Sa may kabi ng altar, hindi ko nilima hindi naman binabasa. Iba naman binabasa. Malay ko ba? Kasi sabi ko na sa iyo, di ba? So yung mga bagay na yan. Forget it not, neither decline from the words of my mouth. Ulitin ko, masisisi ko ba mga magulang ko hindi? Wala akong sinisisi. So, what is this wisdom is? What this wisdom is na pinapakuha sa atin? Ayon sa Biblia. Anong wisdom ang pinakukuha natin? Sa atin ng Diyos. So sometimes the word refers to our blessed Lord Himself. Yung wisdom na yan. Ang tinutukoy niyan ay mismo ang Panginoong Jesucristo. O kaya mismo ang Diyos. Kasi si Kristo, alam ang Diyos, eh siyempre natural kung pinag-uusapan natin yan, John 10:30, sabi niya, my Father and I are one. Doon sila nagkakaisa saan? Sa pagligtas sa atin. Yun lang hangarin yan. Hindi yung nagkaisa sila para yumakad ka, para gumanda buhay mo. Ano lang yan? It's just a small thing. A small thing that we have received here in this training round. There is bigger things that we can able to have. And this is what we are talking about. So sometimes the word refers, wisdom, it refers to our Lord or to God Himself. It also means that religion, okay, here, religion, pag-usapan natin, of which the Lord Jesus Christ is the sum and substance. Siya yung utang, at saka siya yung kabuuran. Siya yung laman. Parang ganito, sabi ko nga sa'yo, pag ikaw nagbayad ng isang binibili, binabasa mo yung pera mo, hindi hudugot ka na hugot. Diba? Eh, magkano? Ano, bill? That is $67. Pag nabigay ka ng 20, alam mo 20, kulang o sobra. Sasabihin mo ka siya, that's only 20. That's enough. Papayag mo yung cashier? Siya mag-abon mo? Hindi. Pero pag nabigay ka ng 100, sabihin mong keep the change. Ay, tutuwa yung cashier. Thank you. You see?
Pero pag kulang yung binigay mo, ayaw niya. So, kung pinag-usapan natin ang relihiyon, ang pinag-usapan dito, na relihiyon na tinutukoy ko, ay patungkol kay Kristo Jesus. Hindi yung relihiyon na natutunan ko na wala pang umalat. Kaya, tinawag na Kristyanismo, si Kristo ang sum at ang substance. Walang iba. Walang iba. Pag sinabi mo, halimbawa, substance, halo-halo, o sige, sa Pilipinas ito, saan ka ba nakakita na halo-halong mayroong kalabasa? Ipakdip yun. E saan ka ba nakakita na halo-halong mayroong sibuyas? Ha? Isa na Diyo. Isa ka nakikita ng halo-halo na mayroong lagyan mo ng mabuti pa yung kamuting nilaga, pwede na ako. E buti rin sa Bicol, mayroong ice cream na maanghang. Sa Bicol yun. Sikat na sikat yun. Pero hindi sa lahat ng lugar. E kung sa Pilipinas, sabi niya, o itong gusto kong pagkain, pinakaitan. Eh, buti nga, mga Ilocano, nakarating na ng Mindanao, nakarating ng Visayas. Eh, natupo ko yung mga Bisaya, nakarating din ng Bicol, pati mga Bicolano, natupo to. Pero pagdating mo rito sa Canada, ipakita mo yung sa ibang lahi. Yeah. So pagdating sa relihiyon, maraming yak. Kaya huwag mo maglahukin kung sa natin Kristyanismo, it pertains Christ. Jesus Christ. It doesn't pertain to anyone. Hindi sila kasama doon. Pasensya na kung basahin mong totoo. So ngayon, ayon sa Tagalog, anong sabi ng Bibliang Tagalog? Patungkol sa the spirit of understanding. Okay, we will... Sa Kawikaan 4:5, Kapitulo 4, Versikulo 5, anong sabi? Ako nga ako sa Tagalog. Ano sabi nito? Magtamo ka ng karunungan. Magtamo ka. Magtamo ka ng kaunawaan. Pag nakuha mo itong karunungan at kaunawaan, sabi niya, huwag mong kalimutan. Paano natin yun? Di magbasa tayo. Basahin mo. Pag nabasa mo, itry mo kung kalimutan. Ang alin, kung sino tinutukoy niya. Sabi nito, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Kaya ng bibig? Bibig ng karunungan at bibig ng kaunawaan. So it pertains to the Lord. It pertains to God. Huwag kang humiwalay. Huwag mong kalimutan. So what this wisdom is? He is a wise man. Kung meron kang wisdom, wise ka. Kaya nga, kung makita ko yung pagkamatay ni Kristo, nung napakita ang star, hindi pa tatlong hari ang nandun eh. Wise man. At hindi rin tatlo. Wise man lang. Ibig sabihin, kilala nila ang Diyos, may takot sila sa Diyos. Mamaya ko sabihin niya. Kasi Pasko na naman, sabihin mo may tatlong hari, wala ka mabasa tatlong hari dyan. Wala ka mabasa, may pinangalap na Melchor, Baltasar, at sinusunod pa yung pangalan nila. Gaspar. Wala naman nakasulat ka niyan. Invento ng tao yun. Kaya kung total, nasagasaan natin yung wise na yan, saka natin itutuloy. So, a wise man who knows himself, he is a wise man kung kilala niya sarili niya. Okay. Matalinong tao ito, o marunong ang tao ito kung kilala niya sarili niya. Ang tanong,
Paano niya makilala ang sarili niya? Okay. Till a man knows that, kaya nga sa 4-5, till a man knows God, he knows himself. He knows not himself. Hanggat hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala sarili mo. That is His word. Hanggat hindi mo kilala ang totoong Diyos, hindi mo kilala sarili mo. Maaaring physically, kilala mo sarili mo. Kilala mo ako ng asawa ko eh. So magkahiwalay ang pagkakaintindi natin. Kasi ang isip mo makalaman at hindi espiritual. Hindi naman sapat eh. Actually, hindi mo kailangan ng basis mo. Pamilya mo doon sa langit eh. Wala na pamilya doon eh. Wala na rin kasama. Ang kailangan doon ikaw. Ikaw yung mag-rason sa Diyos kung ano yung pinagagawa mo. Sabi ko nga eh, hindi mo kailangan ng pamilya doon kasi wala na ng pamilya doon eh. Wala na rin magsipag-asama eh. Sabi ni Kristo yan. Kung magbasa ka, malalaman mo. Ang pag-asama, dito na sa lupa yan, hindi na sa lakit. So, may mga bagay, kaya nga, ibang kaligayahan sa lupa, ibang kaligayahan sa lakit. So, he is a wise man who knows himself, kung kilala mo sarili mo. But till a man knows God, he knows not himself. Hanggat hindi mo kilala ang totoong Diyos, hindi mo kilala sarili mo. Hindi mo kilala sarili mo. Ilocano, ano sabi ng Ilocanong Biblia? Ayan din pagana, sigong tinakasurat, ito ay Ilocanong Biblia. Panggit ito ay the spirit of understanding. Dagiti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 5. Gun-odin ti kinasirin. Gun-odin ti kinasirin. Sabi, gun-odin ti kinabaknam. Gun-odin ti, agpanakil ti balay, agpaago ti lugang, agpaago ti, ano, agpasikat, gun-odin ti balik ka gobernador. Awan ba? Gun-odin ti kinasirin, kinser mata. Isu na siya ko kaya ta. Di mulit ni parang dagiti ibang baga. So, what this wisdom is? A man knows himself, makilala niya ang sarili niya kung siya mismo alam niya we are a condemned sinner. Na tayo ay mayroon ng nakalaang parusa bilang isang makasalanan. That's the only way you know who you are. Mayroon ay pag mong wala kang kasalanan? Oo. Mayroon tayong versikulo niya. May versikulo tayo niya kung sabihin mong wala kang kasalanan. Maghintay ka. Ilalahat ko sa'yo. Kasi sinabi niya, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kapitulo 1, versikulo 8 ng unang Juan. O, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Unang Juan, kapitulo 1, versikulo 8. So, makilala mo lang ang sarili mo kung inaabi mo mismo sa sarili mo na nagkasala ka. Saan? Sa harapan ng Diyos. Hindi sa harapan ng tao. Lahat ng tao nagkasala. We come share glory to God. Romans 3:23. At lahat ng tao sinungaling. Roma 3:4. Eh kung sinungaling lahat ng tao, kasama pastor, kasama pare niya, kanya nga, ikaw mismo aamay sa sarili mo sa harapan at bata ng Diyos na tayo yung may kasala. Unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 8. Kung sinasabi natin, na tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Kaya nga sa versikulo 9, ang sabi, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us.
Sapagkat siya'y tapat. Na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Kung ating ipinagtatapat sa Diyos ang ating kasalanan, sa Diyos, hindi sa tao, sa Diyos. Pero kung nagkasala ako sa misis ko, sasabihin ko, ay, sorry. Alam ka namang sasabihin ko kay Lisa. Hindi ba ako nagkasala kay Lisa? Eh, yun yung sabihin, huwag kang magsabi ko sa pare. Eh, kung nagkasala ka sa Diyos. So, what this wisdom is, a man knows himself when as self-condemned sinner. Diba? He stands before the eye of God. O karoon si Cebuano, kung siya may giingon sa Biblia ang Cebuano. O, Biblia ang Cebuano, magandang balita. Basahon na ito, ha? Basahon na ito. Regarding the spirit of understanding, mga panuntihon, mga manigiingon sa mga panuntihon, kapitulo 4, versikulo 5, batuni ang kaalam. Batuni ang kaalam o maayong pagsabot. Hindi maayong pagbagukbot. O putokbot siya mo. Mali siya sabi. Basahasa ba? Batuni ang kaalam kung maayong pagsabot, dili pagbagot-bot. Bagot-bot ka lang, bagot-bot. Eh, ay, naku, magsisikip na tayo ngayon. Magsisikip yung puso ko, mahalag ka. Ha? Batuni ang kaalam kung maayong pagsabot. Maayong pagsabot. Ayaw isalikway o ayaw kalinti ang akong disulti kanimo. So someone is talking to you. That's God. It's not me. Because at this moment, it refers to the God. It refers to God and our Lord Jesus Christ. So, English, Tagalog, Ilocano, Bisaya, apat na lingua ay ginamit natin. Abot ng makakaya ko kasi wala pa kasi akong, hindi kasi marunong magbasa talaga ng kapapangan. Kahit pangasines, kahit ang pangasinan ni Jesus ko, hindi ko kasi natutunan magsalita ng pangasines. Dati-dati, mayroon ako dyan kasi mayroon na kapangasinis dito. Yan. So from here, what this wisdom is? Number one, he is a wise man who draws near to God in Christ. Kasi sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father except by me. Hindi ka pwede makadiretso sa kanya kung hindi ka tadaan kay Kristo. Kaya bago ka lumapit sa Ama, dumaan ka muna kay Kristo. Pasensya na po. Eh, mga pinsan ko. Alam mo kasi, diretso kasi ako manalangin sa Ama eh. Bakit? Gusto mo lang pasan si Kristo? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na pasan si Kristo? Kailan ba? Eh, tapos sabi sa akin, hindi kasi ako nagbabasa ng Biblia. Anong binabasa mo? Liwayway. Kaya nga, by Titus 5:9, you are mistaken for not knowing the scriptures. Ang Biblia, tumutukoy yan tungkol sa Diyos. Kung ano mangyayari at kung ano na ang nangyayari at dapat mangyayari. Ngayon, matalino ka at marunong ka ang tao kung lalaki ka sa Ama sa pamagitan ni Kristo. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wala naman sa ibang binigay eh. Mayroon ba? Patunayan yung kanyang eh. Mayroon sa pinili, pero hindi binigay. He is a wise man who met the Holy Lord, God, with humble confidence. Papagtumabang magtitiwala, hindi ka na sobrang tiwala sa sarili mo, na alam mo na ang Diyos, kilala mo na ang Diyos. So, mayroon ka pang spirit of understanding. Yun ang ating pag-uusapan. The spirit of understanding. Ayon sa Biblia. Kasi kung espiritu ng pagkaintindi dito sa lupa, ay espiritu ng pagninegosyo yan. Espiritu na kung paano maghanap ng pera. Espiritu na kung paano yumaman.
Kasi hindi naman natin pinag-uusapan. So, English Bible, ano sabi sa English Bible? Proverbs 4:6. Tuloy lang natin yan. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Hindi lang ako. So, nagtanong pala sa akin, Pastor, Pentecostal ba kayo? Sabi ko, wala namang salitang Pentecostal eh. Pentecost mayroon. Invento ho yan. Ang Pentecost kasi, that means 50 years. Ngayon, during the time, nung mamaya, sa bagay, nasa slide yan, sa Holy Spirit, butit na alala ko yung tanong na yan. No? Basahin mo Biblia, wala nakasulat na Pentecost na, Pentecost mayroon. Invento ng tao yan. No? So, kung ano man yung sinabi mo, Pentecostal ka, kasi diba, bahala ka na sa pangalan mo. Pero, tsakin mo lang kung tama na. So, Proverbs 4:6, eh kasi tanong nila sa akin, di ba Pastor, doon ka nag-aral sa Pentecostal Church of God sa Katbangin. Sabi ko, pangalan niya ng Bible School. First Pentecostal Church of God doon sa Katbangin, San Fernando. Doon ako kumuha na ang Bachelor of Theology. Pangalan niya ng Bible School. Para ma-i-restore. Okay. So, from here, Proverbs 4:6, forsake her not, and she shall preserve thee, love her, and she shall keep thee. So, ano ang sinasabi dito? So, we are advised to have spiritual understanding and spiritual enlightenment. Na magkaroon tayo pang-uunawa at magkaroon tayo ng spiritual na kaliwanagan. Kaliwanagan. Hindi kalungkutan, kaliwanagan. So, we need to have a search for after happiness. Na, bigyan natin pagkakataon yung sarili natin na maghanap, magsaliksik ng tungkol na kasiyahan. Una-una, siyempre hahanapin mo yung totoong relihiyon, the real religion na lahat naman inaangkin sila ay tama. Hindi ko naman problema yun kasi karapatan nyo naman habang nandito tayo sa lupa. Habang nandito sa lupa, mayroon tayong karapatan na sabihin tama yung ating religion. Hindi ko sinasaklawan niya. You have all the rights. But what I'm trying to say, allow me to present my slides. When the base position of the human bosom always produces in its possessor a true concern for his everlasting salvation. Kasi pag pumasok yan sa kaisipan at saka sa kalooban ng isang tao, ang iniisip ng kaligtasan, wala namang taong nagreligyon na hindi maligtas. Kasi isip niya meron sa kaligtasan. Ganon din naman ang nangyari nung lumagtipan. Kung basahin mo. Ganun din naman nangyari ng bagong tipan. Lumat bago. Kaya na mayroong hintil at saka may hudyo. Mayroong pagano. Pero kung babasahin mo, manalaman mo na mayroong totoo at mayroong hindi. So, anong sabi sa Tagalog na Biblia? Ayon sa Biblia, basahin natin. Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 6. Huwag mo siyang pabayaan, at ingatan ka niya. Ibigin mo siya, at iingatan ka niya. Kaya dito mo nga makita yung sabi ni Kristo, abide in me, and I will abide in you. Abide in me, and I will abide in you. So kung makikita mo kung sino yung maging kaagapay mo, yan, totoo na kaagapay natin ang ating pamilya dito sa lupa.
kaagapay natin ang ating asawa, kaagapay natin yung mga ibang taong mga kaibigan na tapat sa iyo, hindi lang pag mayroong kailangan. Ha? Kasi, dahil karamihan, magkaibigan lang kayo pag may kailangan. Eh. Pag wala ka ng kailangan, hindi na kayo magkaibigan. Eh. Kahit sa ayaw mo sa gusto, gano'n nangyayari sa iyo. Kaya nga, may kanta niyan eh. Ang masaklat niyan, nung may pera ka, marami kang kaibigan. Eh, nung wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan. Pero talk. Yan ang mga totoo niyan. Eh, ang masaklat pa diyan, magkaibigan lang kayo kung pinapakautang mo. Pero hindi mo na pinautang, hindi na kayo magkaibigan, magkaaway na kayo. Yan yung mga totoo niyan. Masama ka na pag hindi mo na siya na natulungan. Pero nung matulungan ka, mabuti ka. Pero itong Patros 6, huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Yun ang Diyos. Hindi ka niya iiwanan. So from here, ituloy natin. If we search spiritual understanding, spiritual enlightenment, we are searching after happiness. If a man consults his own safety and happiness, sino gusto mong pupuntahan? Lahat ng tao, he will seek in religion. Hahanapin niya yan. Kaya nga yung kanilang end of the day, ang mundong hininga nila, kaya yung mga nagpupunta rito na ang hanap lang ay yung pang scapegoat. Kasi bigo daw sila ka ng relihiyon. Sabi ko, kahit sa mga pupunta rito na hindi rin magtagal, dahil hindi naman talaga hinahanap ang relihiyon. Scapegoat lang hinahanap. Pag totoo naghahanap ka ng relihiyon, tanggapin mong salita ng Diyos. Hindi yung gusto mong marinig. Because you're not looking about safety and happiness. Ano hinahanap mo? Self-centered ka eh. Makasarili. Tapos ikukonsult mo sa relihiyon yung pagka makasarili mo. Eh wala namang relihiyon makasarili. Gusto mo ng relihiyon makasarili, baka sabihin ko sa iyo, samahan mo na si Satanas kasi or I. At hindi rin siya papayag na magkasama kayo, papalitan mo siya. Gusto ko niya sarili lang eh. So, our safety and security are only in God. Yung Diyos na nasa lakay, Kapitulo 6, versikulo 9, ganito nga kayo magsipanalangin, sabi ni Kristo, Ama namin nasa lakay. Hindi yung Ama nandito sa lupa. Pangalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4, na binulag sila ng Diyos ng sanglibutan ito dahil sa hindi sa pananampalataya. Dahil sa hindi nila, hindi sila nanampalataya. Yun ang dahilan ni Satanas, kaya madali silang bulakin dahil hindi sila naniwala upang hindi sumilang sa kanila ang kalinawagan at ang kaalaman ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga sabi ko sa iyo, pag tinanggihan mo yung Ebanghelyo ni Kristo, nabigyan ang pagkakataon si Satanas na bulagin ka, kaya bulag na bulag ka tayo. May Diyos na hindi makakita, may kainan na hindi makarinig, may paang hindi makalakot. May bibig na hindi makasalita, may ilong na hindi makahinga. So, if we seek our safety and happiness, we need to seek the real God who is in heaven. So, Ilocano. Anyat yung baga letra Ilocano. Sigunti na isurat Ilocano ng Biblia. Anyat yung baga na. Dagiti Proverbio Kapitulo 4, versikulo 6. Di mo baybay ang tikinasirin. E sino nasirin? Diyos. Diyos. Ken salik nibang nakanto. Sino ang kita? Hindi ako Diyos.
Ayan lang, kahit aywanan lang kanto. Future, progressive. Future things, progressive dyan. Aywanan na kanto. Aywanan na kanto. No, maaramid mo, nga di mo bye-bye ate kinasirin, kit di mo net sa lakmin, di mo bye-bye ane niyay, kung formin na kayat na. Di adal na, di sa una. Kami siya, kung formin sa umo, kung formin ti kayat mo, ito yung rati kayat mo. O sige, agaramid ka ilangit mo, kinipirno. Saan mo kayo maaramid ka ikatin na tasakit ni bagay? Agaramid ka kinitikayat mo. Halil man. Gamit lang, tamisip ko na ito tao eh. No? So, if we search spiritual understanding, if we search spiritual enlightenment, we are searching after happiness. Okay, tingnan natin. Pag meron ka kasing religion, religion opens to us enjoyments not to be found elsewhere. Bakit? Pag meron ka religion, doon ka, may kanta-kanta ka, kunwari, kahit tama pa yun o mali. Sa religion, lumalabas pa sa pera. Dahil iniisip mo, pag tumulong ka, yung sabi niya, siksik-inglig, inuuto-uto ka. The more you give, it's better to give than to receive. Hindi mo naman naiintindihan, how can you give when you don't have? It pertains about love, it pertains about honesty. It pertains to the reality of you to give. Religion adds to everyone's relative usefulness. Kaya doon sila, nasusumikap sila. Pag natin, o sige, pag sinabi ng pastor, sinabi ng pare, na maglilinis ka dyan sa kompeta, ay sinusunod lahat yun. Pero pagdating sa bahay, utusan ng mama, ayaw. So marami nito naabuso. Pagdating sa religion, only that usefulness which springs from religious principles will be lasting. Pero kung nagpapakitang gilas ka lang, wala, hindi ka magtatagal. Kailan yung sinasabi nito? Pag may bago rin sabi ko sa'yo, eh pastor, maganda talaga rin ito sabi ko. Salamat sa Diyos kung makakatagal ka. Salamat sa Diyos kung makakatagal ka dahil ang pinag-usapan nito katotohanan. Salamat sa Diyos kung makakatagal ka. Bakit? Sa katotohanan kasi, sabi ni Kristo, only those who endure will be saved. Kasi kala mo kasi pag nag-religion ka, masarap buhay mo. Sasarap ang buhay mo kasi magkaroon ka ng blessing. Pero from there, mayroon kang isusukli sa Diyos. Mayroon kang isusukli na loyalty and honesty to Him. Kasi pinangako rin niya na pagkikisumunod, He will give you, if you please God, at salita ni Lisa ko lagi, memory verse niya yan eh. If you please God, He will give you the desires of your heart. O kaya kasi sabi niya, nasaan na yung desire mo? Ay, hindi mo lang desire ko. Ay, iba. Iba, paano kasi iba, unahan nila kung ano yung desire mo. Hindi mo naman desire yun. So, sa Cebuano, kung sabi, giingon sa Cebuano, Biblia. Masahan na ito. Pero, dagan mo kayo, diligod na mo, mabasa Biblia. Nga naman, may bawa ka mag-ibig nila kung sabi, tinuod. Mga palunutihan, Kapitulo 4, versikulo 6. Ayaw biyae ang kaalam o panalipdan kanya. Kaya, gamit-gamit na sa gamit-gamit na sa ano. O sige, ingat mo ha, panlitdang ka ng Diyos. Yung pang take care. Higugma siya o bantayan ka niya. Ngayon, kung gusto mo talagang babantayan ka ng Diyos, higugma siya, mahalin mo ang Diyos.
mensahe ni Kristo na kung minahal mo ng higit ang iyong asawa kaysa sa akin, hindi ka magiging disipulo ko. Pero masama pa mahalin ang asawa. Mahalin mo talaga. Pero pagdating sa relihiyon at paniniwala mo kung iyong asawa mo ang dahilan para ito ay mapunta sa impyerno, sabi ko nga, kahit kami mag-asawa noong araw, bago pa na kami, sabi ko, kung ako maging dahilan na mapunta ka sa impyerno, mas maganda wala ka pang asawa. Kaya nga, kung tayo iisa, sapagkat pag-asawa tayo, iisang Diyos natin, iisang paniwala at isang pananampalataya. For better or for worse, kaya sinasabing, may sakit ka o wala, iisang paniniwala nyo, may Diyos na yun. Yung Diyos na totoo. So from here, search spiritual understanding, search spiritual enlightenment. Because if you search those two, we are searching after happiness. Religion will be found to the principal thing. Ito na yung maging principal, malalaman mo na principal yung relihiyon mo kung sa oras na iyong kamatay. Sa oras na bago ka mamatay. At sa panahon na husgahan ka na. Sino bang tinanggap mo? Yung anak ko o yung iba? Yan na naman, yan na naman itatanong yan eh. Bago ka mamatay, saka magsabi ng relihiyon, saka magtawag ng pare, saka magtawag ng pastor. Pero nung oras na yung kasaganaan, ni hindi ka nagtawag ng pare, ni hindi ka nagtawag ng pasto, ni hindi pa lang. Sino tinatawag mo? Yung mga kachika mo, yung mga kabayas mo, ka-BFF mo. Sino tinatawag mo? Yung mga kasosyalan mo. Pero sa bandang huli, bigla kang babalik sa Diyos. Sige nga. Yan ang dapat pag-isipan. Kailangan mong relihiyon pag ikay malapit na mamatay. Kailangan mong relihiyon pag ikay nasa hospital. Kailangan mong relihiyon pag ikay hingalo na. At ang pinakamasaklap niya at day of judgment, itanong sa Diyos, sino tinanggap mo? Tatanungin niya yan eh. Biro't mo, ipinagkaloob niya yung kanyang anak tapos hindi mo tinanggap. Tapos maghanap ka ng kaligtasan. Simpleng mathematics lang yan. Kaya huwag mo sabihin na ikaw nagsakit, ikaw nag... iba kumain. Hindi ganun. Hindi ganyan. So, from here, ipakita naman din uli yung kamay na matanda. Wisdom is a gift from God. Hindi mo pwedeng bilhin yan. Hindi mo pwedeng bilhin. At hindi mo rin pwedeng, Pastor, ilihans mo nga ako para magkaroon ako ng wisdom. Inuuto-uto ka ng noon. I-pray daw din na mapunta sa iyo. Ikaw totoo meron yon, hindi niya gagawin yon kasi naintindihan niya. Nako. Si Kristo nagpagaling noon, walang arte-arte. Sabi niya, dumilat ka. Bumangon ka. E nga, nabi pang karte-arte. Matumba-tumba ka eh. Ano po? So, the wisdom is a gift from God. So, anong, what God says regarding His word in English Bible? What English Bible says? So, I'm using King James Version. Verse 7. Wisdom is the principal thing. Kanina, nakita natin na ang relihiyon maging principal pag ikaw ay mamamatay na o ikaw ay huhusgahan. But wisdom is the principal thing. On verse 7, therefore get wisdom and with all that getting, get understanding. Gusto ko to. Sabi niya, sana all. Wala naman sana all. With all that getting, get understanding. Get understanding. Okay, wisdom and understanding. We are talking about wisdom and understanding. It is the state of the human mind
when it is brought to capture divine truths. Okay? Kung wisdom and understanding, magbibigay pansin ka, gusto mong malaman kung ano ang mayroon sa makapangyarihan Diyos. Yun ang wisdom and understanding. Pero kung sabihin mong dito sa lupa, ay, marami talaga sa wisdom, marami understanding. At artificial intelligence dito yan kasi hindi mo pwedeng gamitin. Mm-hmm. Panglupa na yan eh, hindi panglangit. Oh, sabi natin, matalino kang tumugtog, matalino kang kumanta, matalino kang gumawa ng tinapay, matalino kang mag-invento, panglupa yan. Kasi sa langit, hindi ka na magigitara doon. Marami sa singer to, anghel pa. Hindi mo rin kailangan po na mag-invento pa ng computer, mag-invento ng apps. Lahat na pag-aralan mo dito, hindi na applicable sa langit. Balitan lang kung pinag-aaralan mo sa isip mo kung ano ang mayroon sa kapangyarihan Diyos. Diyan sa interesado sa'yo kung pinag-aaralan siya. Mm-hmm. To capture divine truths and to apply these truths to the course of human action. Pero ngayon, kahit ikaw, sabay mo sa sarili mo, ano ang ginagawa mo? Mas busy-busy tayo sa pagtatrabaho, which of course, ang lamang, kailangan talaga matrabaho eh. Kailangan natin gumastos para makapag-aral, kailangan natin ng ganito, lahat pinaghandaan natin makamundo. Pero nung ipalala mo lang sa'yo, nung nagbaha, nung binaha sa panahon ni Noah, lahat mo busy rin. May nag-aaral, may bagong kasal, may bagong negosyo, may bagong bahay, mayroon silang bagong baka, mayroon bagong damit, lahat mayroon. Pero nasaan? Balon lang ang naligtas. Lahat ng tayo. So yun ang ibig kong sabihin. Ano pinaghahagaan mo? Wisdom and understanding. Kasi malabo sa panahon mo ngayon, kung wala ka panahon sa Diyos, kailan ka magkakaroon ng panahon. So ayon sa Tagalog na Biblia, anong sabi? The spirit of understanding, Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapang-unang bagay. Pang-unang bagay. Kaya kunin mo ang karunungan, oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Kaya lagi ang tinanong, kahit sa pag-aaral mo, did you understand what I'm talking about? Sabi, yes. Tapos mamaya paglabas, ano sabi niya? No? Ano sabi niya maestro natin? Ha? Ano sabi niya maestro natin? Hindi ko naging yan eh, pero nag-yes ka. So, wisdom and understanding, a wise man is one who has gained. Ha? Who has gained? Natututo sa Diyos. Kaya sabi ko, Brother William, salamat, natututo ko sa iyo. Mali, natututo ka. Lahat na nakalagay dyan galing sa Biblia. Doon ka natututo, hindi ka natututo sa akin. Sa Diyos. Lahat ang kapurihan ay sa Kanya. Ako man din natuto sa Kanya. Yun ang inilagay ko dahil natuto ako sa Kanya. Kaya kung mayroon kang natutunan ngayon, hindi ka natuto sa akin, natuto ka sa Kanya. A wise man is the one who has gained. Regarding him, and who has taken home to his heart. Ilagay mo sa puso mo, hindi yung pastor nagtuturo sa iyo, pare, kundi yung itinuturo niya patungkol sa Ama, patungkol sa Anak. The knowledge essential to the right guidance of these steps towards heaven. Kasi ito yung turo niya na para tayo ay makahabang ng just a little walk closer to heaven. Just a little walk closer to Him. Nasa langit siya eh. Wala sa lupa.
Kaya kung may natutunan ka, maging sa araw na ito, natutunan mo yan sa Diyos. Hindi kung kanino ka, kundi sa Diyos. Eh, Brother William, sa iyo ko napakinggan. Itong microphone, ginamit ko para mapapakinggan malakas. Yung cellphone, ginamit yan. Ibig sabihin, yung cellphone na toro sa'yo. The sound and the substance. Kung ano ba pinag-uusapan at kanino ba ito tumutukoy, it's all about Him. Kaya when there will be changes in your life, it's because of Him. Not because of anyone else. It's because of Him. It's because of Him. So, ilokano. Sigon kay Proverbio 4:7. Karong kangunahan, unay, iti pagunod mo, iti kinasire. Ipan mo, iti amin, akabailam, amagunod, iti panakaawad. Dadi maawatan ti sa uti ako. Sa dadi naawatan, dadi nawatan na dadi sa uti ako, pastor. Naglaing kami ni pastor eh. Hindi ka na nahiya, no? Mas pinuri mo yung tao kaysa sa kanya. Sa nagbigay buhay sa'yo. Trust in the Lord, sabi na, I am a jealous God. Mas pinaniwalaan mo yung dinalang kaysa sa lumalang. Hindi mo ba alam na kasalanan na? Na mas pinaniwalaan mo yung tao kaysa yung tao, nilikha ng Diyos, eh, kaysa sa lumikha. Ipan mo ti amin na pagkailang ang magunod iti panakaawa. Kailangan mo maintindihan. Hindi yung kung ano-ano lang. Nalain kami ni Kastoy, preacher, talagang bumiba. Hello! Doon pa lang. Sa tayo ng Diyos, wala talaga ito. Sabi niya, ay, ano, Jerus ka? Mas pinaniwalaan ko yung nilikha ko kaysa akong lumikha. So ano ibig ko sabihin nito? Ang ginamit ng Diyos, hindi yun ang purihin mo, kundi yung Diyos mismo. Para maso, iinom ka, lagyan mo ng tubig. Ang inumin mo yung tubig, hindi kasama pati baso. Ganon ang pananaw. So, wisdom and understanding. A man of understanding is one whose mind has been enlightened to a clear perception of right and wrong. Yan yung sinabi ko sa ina na ilustrasyon. Na, halimbawa, pinasakay ka ni Sister Lisa sa kanyang sasakyan. Ang galing-galing talaga ni Sister Lisa. Pinasakay ako sa kanyang sasakyan. Well, maganda pakinggan. Eh kayo, kung si Sister Lisa, sabihin niyang tanggapin na yung ganyan mga hilaw na papapuli. Kasi hindi mo na maalam yung intention nandi para pasakayin uli o kaya. Okay, uto-utuin lang. Kasi, uy, salamat sa paghatid mo, ha? Pero po, ilang-ilang kilometro yun? 40 kilometro. Magkano ang gasto? Tapos pag-uwi niya, magagas na siya lamang isa. Asista, salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng pagkakataon na maihatid ka. Huwag mo na akong bulahin. Paminsan-minsan lang ito. Di ba? Ganun kasi alam mo yung right or wrong malalaman mo. Alam mo eh. So, and who was within those just and holy principles of the law of God? Kasi kung hawak mo, mayroon kang alam sa Diyos, kilala mo siya. Unti-unti, lumalago yan sa puso mo at natuturan mo mula sa Kanya. Hindi mula sa preacher. Hindi mula kung kaninong libro.
Kailangan siya katulad ng kausap ko kanina. Napakita na lang tatay. Sabi ko, purihin mo ang Diyos. Diyos, purihin mo. Salamat, Pastor, sa mga napanood ko sa salamat sa Diyos. Siya dapat mong pasalamatan. At binigyan ka niya pagkakataon na mabigyan sa dami ng mga preacher, sa dami ng pwede mong panuulin, nabigyan mo ng pagkakataon yung ating broadcast, salamat sa Diyos. Kasi yun ang mga hinahangad ng every preacher. Kaya nga nag-preach yan eh, para baka sakaling may room mahagin. Pero salamat sa Diyos. Dahil binigyan ka niya ng pagkakataon na mapakinggan at malaman at masulit. Siya ang nagbigay siya ng pagkakataon, hindi yung pastor. Kaya nga, ibig sabihin, huwag ka rin magalit sa pastor kung nagsasabi ng totoo. Sinadyan ng Diyos yun para makita mong katotohanan. Wala kang dapat ikakagalit sa iyong tao. Kaya si Juan mo, kung siya nag-istorya yun eh, basta ako na ito. Mga panalangtiho, kapitulo 4, versikulo 7. Ang pagbaton o kaalak, mao ang labing maayong butang. Pagkira mo, nangyikang ba ayong butang? O, ang pagbaton o kaalak, mao ang labing maayong butang na imo mahimo. Ang ikaduha, mao ang pagbaton o maayong panabot. Oo. Kung talagang gusto mo, basahon to rin, basahon na to ha. Ayaw pag magutbot niya, basaha. Ang pagbaton o kaala, mao ang labing maayong butang. Labing maayong butang. Na imong mahimo, sabi ng Diyos. Ang ikaduha, mao ang pagbaton o maayong panabot. Sabta na. Pero di naman kanyang puso. Pero gitagaan kanyang maayong. Okay. From here, wisdom and understanding, there is no motive like a religious motive to ensure the performance of right action. Kaya nga, sa makita mo sa buong mundo, napakaraming relihiyon. Napakarami. Lahat yan gusto magkaroon ng kapayapaan, gusto magkaroon ng kaligtasan, lahat. Gusto kumasenso, lahat ng dyan. But there is no human law equal to the law of God. Ang bawat reliyon, may mga batas-batas yun eh. Mayroong batas na magbigay ng ikapo. May batas ng ganito. O kung gusto mo naman yung ibang batas yan, na pwede kang mag-asawa, kahit sampo. Marami. Na pwede ka rin magsamba, kahit limang daan ng Diyos mo, mayke. Lahat sinasamba, pati hayop. Meron din relihiyon na ihandog mo yung anak mo, isbay, sa lumang tipan. Meron din relihiyon na magsugat-sugat ka ng ano mo para ihandog mo yung dugo mo. Which is true. Kasan ka? Meron din yung relihiyon na wala silang Diyos. Relihiyon din yan eh. There is no God. Meron din relihiyon na ngayon diyan sa Amerika na sinasamba nila si Diablo. Devil Church, pabasahin mo sa Google. Alapin mo. But there is no human law equal to the law of God. As God to what is good. Kaya kung gusto mo ng what is good because God is good, basahin mo batas ng Diyos, hindi batas ng tao. Sa batas dito ng tao, marami. Banking-banking ka eh. Kasi sa dami ba naman, lalo na sa Pilipinas, sa dami ba naman mga senador, kung siya hindi magkasinabot, hindi sila magkaintindihan. Maging man dito sa Canada, maging desert, kahit saan-saan. But when you see something or looking for something, search for something, and when you say about wisdom and understanding, there is no human law equal to the law of God. As guide to what's good. Pero kung sabihin mo naman, eh, paano yung ministry yan? Eh, natural, kung gusto mong hulihin ka, dumaan ka doon sa hindi ministry plane, jaywalking ka.
gusto mo sa kasaan, tabla ka. O, kaya nga sinasabi, pag mayroong overpass dyan sa Pilipinas, dumaan ka sa overpass, huwag ka mag-underpass, huwag ka tumawid na sa kasi pagpabasa ka sa atap, tabla ka. Imagin mo sa kurente, mayroong batas. O, keep away, high voltage. Ano, keep away, kaya hawakan mo high voltage. Ah. O, sabi ka, maging sa pagluluto. Bantayan mo pagluluto mo. Hindi mo bantayan na nasunog na. Meron mo batas? Mayroon. Pero what is good regarding your spiritual thing? Search for God. Search for God. Eh, sa mag-eskoy na, mayroon din batas eh. O, gawa ka ng assignment. Huwag kang gumawa ng assignment. Ano mangyari? Manutuwa pa sa iyo ang maestro? Eh, sabi niya, sige, bagsak ka. Bagsak ka, hindi ka. Oh. Eh, pero, bagsak ako, hindi na ako magbayad ng tuition. Sino sabi sa iyo? Magbayad ka pa rin. Oh. So, dito, bago tayo magsara at susundan natin ito by next week sa Proverbs 4:8. No? Basahin lang muna natin dito kung sino yung mga nandiyan sa atin at dito tayo magkatapos. Muli sa mga kausap ko kanina at saka ka-text ko, tuloy niyo lang at may pagkakataon tatawag ako sa inyo. O kaya may pagkataon, let me know. Siyempre, unang-una, kayo na, mga kayong buo ba si tatay? Alas 8 pa na, nandiyan na yan, ikaw po na. Wow. Kaya, binamin ni Gado, ligado, ako mga binan. Siyempre, ang aking may bahay si Brenda, at si Sister Lisa Baylen, si Pastor James Marsan, taga-alternate ako to, sa Lekayasan. Kaya, kung sakasakali man, kayo nakakarinig ng boses na ito, awala kayong mapupuntahan o kaya gusto niyo rin mapakinggan o makisama o maki-attend ng kanilang pagpupuri, nasa Lekayasan po sila, sina Pastor James Marsan. Kung malapit kayo sa ilang lugar, bisitahin niyo po. At pakinggan naman kung ano yung mayroon na pwede nilang maisilbi sa inyo. So, si Pastor James po ay kilala ko yan mula nung hindi pa naging pastor. Yeah. Isa yan sa masipag na pasto. Nagpupunta pa ng pilapil yan. Eh, hindi niya kinagakahiyaan pa niya trabaho. So, ipagpatuloy mo lang yung paglilingkod mo sa Diyos. Samahan kayo niya. Yan, samahan kayo ng Diyos. At yan, pasensya. Kung ano yung mayroon. Dahil hindi pare-parehas yung ating mga pagsubok. Ganun din naman si Jeffrey Perdido, pagkumos ka balong. Bago yung ating pick-up, sa iyo ba yan na ando sa Bulawin? That's good. At least, mayroong pinaglalaanan. Ganda yan. So, tuloy-tuloy lang ang buhay. Kaya, pero huwag mong kalimutan na magsamba. No? O, kasama rin natin si Sister Imelda Bahinting. Kumusta po kayo dyan? Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod at pagpupuri ko po sa Diyos. So, tuloy-tuloy lang. Ganon din naman sa kay Sister Mercedes Orienza. Maraming salamat sa pagsali po o pag-join sa broadcast. Ginawa niyo po ito para sa Diyos. So, samahan nawa kayo ng Diyos sa inyong mga pangarap sa buhay, sa inyong pamilya. At kung sakasakali mapadaan kayo ng Toronto, let us know kung para makapasa-pasa din kayo sa bahay ahead of time para hindi magkasalubong yung ating daan. Sa ito, meron kasing tumatawag dito sa messenger, no? Kung ano, nakita nyo naman na naka-live ako, so hindi ko pwede masagot yan. Kasama rin natin si Franklin Pudukay sa Hawaii po ito.
na lagi ko sinasabi, isa ito sa buhay na testigo, habuhay yan, a living testimony of how God works doon sa isang taong naghanap din ng kaligtasan. Yeah. And then, yeah, pamilya niya, yung inaanak natin dyan pare, nag-isa anak niya yan. So, muli, kumusta kayo kumare at sa inyong pamilya dyan sa Hawaii, sina nanandalin, sina mga anak, yung mga pinakapatid ko. So, yun, so, kumusta rin sa kanila lahat, pabihin ng Diyos sa buhay ninyo, at nawa, tuloy-tuloy lang. So, muli, sa mga hindi ko na nabanggit, purihin ng Diyos na nawa ay patuloy po kayo nandyan. Sabi ni Sister Lisa, hello everyone, have a blessed Sunday to all. Sabi naman ni Brenda Abinaneda, blessed day everyone. Jeffrey Perdido, hello to each and everyone, have a blessed Sunday to all. And sabi ni Sister Imelda, Baumaiting, blessed Sunday all. So muli, purihin po ang Diyos, sarahan po natin ito ng panalangin. Manatili kayo kung saan kayo nandyan. Kung nakaupo ka kayo, pero kung nagmamaliho kayo, tuloy-tuloy lang, huwag kayo pumikit. Para hindi kayo malisgrasya. Yeah. Pero kung nakasanayan nyo na pumikit pag nalalangin, kasi sabi sa akin, Pastor, talagang pag ako nalangin, nakapikit, eh sabi ko, ipart mo muna sa sasakyan mo. Kaya nga po, nakapart ako noon. Sabi ko, yun, para hindi ka rin mahuli ng polis. Okay, muli, Ama namin, magkapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na napag-usapan namin ang tungkol sa iyo. Tungkol sa karunungan at kaalaman na ituturo ko sa amin na aming kukunin. Muli Ama, hindi po na malalaman namin ang lahat ayon sa iyong gabay. Unang-una sa iyong espiritu ng karunungan na mabigyan po ang bawat isa at mabigyan ang pagkakataong ng kaalaman. Muli Ama, sa lahat ng bagay, umaasa ko kami ng kaunlaran sa aming spiritual na bagay, kaunlaran sa aming material na buhay, at sa kamagina sa physical. Muli, kayo lang po aming pag-asa, at hindi po namin nakakalimutan na lahat ng ito ay pwede na hinihingin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Muli Ama, ang lahat ng aking binanggit po, kasama rin po ang aking mga pamilya. Kasama na rin po aking mga kaibigan na dapat kong hingi sa iyo ng kaunlaran, kaligtasan. Muli, sa pangalan ni Jesus Cristo, Ama, hinihingi po namin lahat. Kaya mga kapatid, in Jesus' name we pray, we say, Amen. Amen. So muli, maraming salamat at God bless you all.